Dad, singit ni Mark. Hindi nito natuloy ang sasabihin nang tinignan nito ng masakit ng ama nito. Sinabi ko na sa iyo, Mark, tumahimik ka. Mabangis ang boses ang bitla ni Don David. Fine, napipigaw ang sabi nito. Tinaas pa ang dalawang kamay at saka nakibit balikat. It's not bad after all. Anak ka rin ni Brian. Hindi ako tutul sa plano niyong pagpapakasal. Palipat-lipat ang tingin na mata ng Don kina Dave at Rain. Hindi ko yata narinig ni minsan man lang sinabi niya sa akin na may relasyon kayo. Saka biglaan niya at magpapakasal ninyo. Komento nito. Hindi mapigil na komento ni Elmonson Lulso. Bro, di ba may pinangakuan kang pakakasalan? Saglit itong nag-isip. Si Nene ba yun? Ani Elmo. Tumikim si Mark. Nakangising nakatingin sa Kuya Elmo nito. Sayang, ani to. Elmo, Mark, shut up! Medyo malakas ang boses na wika ni Don David. Habang ang anak ni Don David, ang lalaking Herrera, tahimik lang nakikinig. Bro, we need to keep shut up our mouth or else mawalan tayo ng mamanahin. Nakangising saad pa rin ni Mark na ayaw magpapigil. I have a billion on my account. Ayaw rin paawat ni Elmoson. Ako, wala eh. Kaya need ko nga talagang manahimik. Pero sana pautangin mo ko, kuya. Nakangising tura ni Mark. Sure bro, how much do you need? Nakangising tanong ni Elmoson. Kuya Elmo, Kuya Mark, what's going on? Nagtatakang tanong ni Dave sa mga nakatatanda niyang kapatid. Si Judy ang dapat mong pakasalan dahil yun ang kasunduan. But then, di ba ayaw mo rin naman sa simulat sa pool? Saad ni Mark. Mark, may pagbabantang wika ni Don David. Tumikim si Rain. Actually, Tito David, matagal namin plano ni Dave ang magpakasal. Saan sila ni Rain? O siya, kung ganun, ipagdaraos natin kagad ang magpapakasal ninyo. Pinalidad ni Don David. Nakikinig lamang sa Judy tungkol sa pagpapakasal ni na Dave at Rain. Wala siya halos may naintindihan sa mga pinagsasabi ng mga ito. Pakiramdam niya ng mga sandaling iyon, tila inihiwa ang pinakamatalim na kutsilyo ang kanyang puso. Tila ayaw niya nang huminga sa sobrang sama ng loob na nararamdaman niya. Higit sa lahat, nasasaktan siya. Aminin niya man o hindi, mahal niya na si Dave. Ngunit walang forever sa kanila ni Dave. Masyadong malupit ang tadhana sa kanya. At si Dave at Rain ang may forever. Kung sa bagay, bagay naman sila Dave at Rain sa isa't isa. Mabilis niyang inubos ang laman ng kanyang plato kahit na halos hindi niya malasahan ng pagkain at pinipilit niya lamang lunukin iyon. Kung may award ang pagiging mapagkunwari na okay siya, nakakatiyak siya makukuha niyang award na iyon. Excuse us, aniya, nang tumayo na mula sa inuupuan niyang silya. Are you done? Tanong naman ni Zara. Yeah, I'm done, tita. Nakangiting sagot niya. Pero kaunti lang kinain mo, iha, ani Zara. She is on a diet, tita Zara, saban ni Mark. You're right, Mark, I'm on a diet. Lihim niyang pinasasalamatan si Mark sa pagsara nito sa kanya. Tumayo na rin si Elmo. Dave, Rain, congrats. Hangad kong kaligayahan niyo. Lalo ka na, Dave. Baling nito kina Dave at Rain. Kuya Elmo, huwag mong sabihin on diet ka rin, tanong ni Mark. Kinindatan pang nakatatandang kapatid. On diet kami ni Judy Game, nasagot ni Elmoson. Diet na rin ako, ani Mark sabay tayo mula sa upuan na kinaupuan ito. Allison, will you marry me? Si Elmoson, may mamalalapad ang ngiti na kapaskil sa mga labi nito. Napasinghap ng malakas si Dave na palipat-lipat ang tingin kina Elmo at Dave. Nalilitong nakatingin lamang si Julie kay Elmoson Lucio na may nalalapad ng ngiti sa mga labi nito. No, hindi ako magpapakasal kay Judy. Did I ask you to marry me? Nakakunot noong tanong ni Elmoson. Dad, ilamin ko muna magiging manugang nyo. Anito, nang bumaling sa amang si Don David. Hindi agad nakahumas sa mga nangyayari sa paligid nito. Let's go, Judy, yakag ni Elmo sa dalaga. Lagpatianod naman dito sa binata si Judy kahit nalilito at naguguluhan siya sa mga nangyayari at inaakto ni Elmo. Si Mark naman gustong tumawa ng malakas habang nakatingin sa itsura ni Dave ng mga sandaling iyon. Nakatayo ito habang nakasunod ang tingin sa likod ni na Elmoson at Judy. Nang bumalik naman ang tingin ni Mark sa gawin ni Rain, tila dinig pa nitong tinuklaw ng ahas ang itsura. Ang ibang lalaking Herrera, pigil ang ngiti sa mga labi ng mga ito. Si Zara naman yumuko na lamang upang itago ang maluwang ng ngiti na nakapaskil sa mga labi nito. Nang mapagsolo si na Elmoson at Judy, binitawan ng binata ang pala ng dalaga. Why did you do that?
Nakakulot noong tanong ni Judy. Ngumiti si Elmason. I saved your ego. Don't worry, mahal ka rin nun. Hindi pa yun na-realize ni Dave. Anito habang inihakbang na ang paapalis dito. Imposible. Habol na wika ni Judy. Lumungan si Elmason. Believe me. Higit isang linggo na nakakalipas, buhat ang dumating si Rain dito sa Herrera Mansion. Sa loob na isang linggo, nagiging invisible ang presensya ni Judy kay Dave at Rain. Not bad. Magiging brother-in-law na siya ni Dave. Panunuyan niya sa sarili. Tumayo siya mula sa pagkakaapo sa gilid ng kama, tsaka tinungo ang bintana upang hawiin ang kortina upang buksan niya rin ang sliding door glass window upang makalanghap siya ng sariwang hangin. She needs fresh air, ngunit yun ang pagkakamaling na gawa niya. Tumambad sa paningin niya sila Dave at Rain na masayang-masaya naghaharutan sa isa't isa habang naliligo roon sa swimming pool. Si Rain, tinalo pa ang linta kumakadikit kay Dave, ang hinayupak na lalaki, nag-e-enjoy rin. Makakapatay yata siya ng tao kapag tumagal pa sa kinatatayuan niya sa gilid ng bintana. Samantala, siya ay nasasaktan ng labis habang pinapanood ang landian ng mga ito. Tumingala si Dave at napatingin to sa kinaroroonan niya. Huli na, para umalis sa gilid ng bintana si Judy. Nakita siya ng binatang nakatanaw roon sa kanya. Ang maluwag nitong ngiti ay dagling napawi nang makita siya. Pasimpleng umalis doon si Judy bago pa niya mahapit ang flower vase at may bato iyon kay Dave. Napatingala si Dave doon sa bintana ng kwarto ni Judy. Nakita niyang naroon ang dalaga, nakatingin din dito sa pool. Ngunit makikita sa itsura nito ang galit. Alam niyang malaki ang kasalanang nagawa niya rito. Di ba yun naman ang gusto mo? Ang makikitang nasasaktan siya, makaganti sa kanya. Nagawa mo na. Usig na isang bahagi ng isip niya. Sa loob ng isang linggo, nagmistulang mortal na magkaaway sila ni Judy. Ilang beses niya rin tinangkang lapitan ng dalaga upang kausapin, ngunit masyadong mailap ito sa kanya. Malungkot siyang nakatingin sa likod ng dalaga na umalis na roon sa gilid ng bintana. Hindi niya alam kung para sa lungkot na nararamdaman niya. For the first time, nakaramdam siya ng ganoon. Hindi ko alam kung anong gayuma mo sa mga Herrera at ako mong simpatya nila, Judy. Bungad ni Rain. Nalilisik ang mga mata. Namakasalubong niya ito. Hindi niya pinansin si Rain bagkos sa lagpasan niyang kapatid. Wala siyang balak na patulan to. Hinapit siya nito sa kaliwang braso. Kapag kinakausap kita, huwag kang bastos, Judy. Mahigpit ang magkakahawak nito sa braso ni Judy. Halos mabaw ng mahahabang mga hoko nito sa balat niya. Pumihit paharap dito si Judy. Bitawan mong braso ko at masakit, angil niya. Kapag kinakausap kita, huwag kang bastos. Anito, hindi mo maintindihan, ayaw kitang kausapin? Naningkit ang mata niyang nakatingin kay Rain. Malakas niyang hinatak ang braso mula rito. Kahit kailan, mang-aagaw ka. Hindi lang ang kayamanan namin ang inagaw mo, pati ba naman si Dave balak mong agawin sa akin? Kahit kailan, wala akong inagaw sa iyo, Rain. Giit niyang sabi. Kung tutuusin, ikaw tong sampid. Palaban niyang sambitla. Hindi niya napigilan na sobrang galit niya. Mang-aagaw ka, Judy. Nanilisik ng mga mata nito. Humiyaw sa ere ang kanang palad nito na akmang sasampalin sa mukha si Judy. Ngunit na abagapan, nakawakan niyo ni Judy ang kamay nito. Hindi ko nahayaang masaktan mo ko ulit, Rain. Sinigad nito ang pasensya niya. Ubod lakas niyang tinulak si Rain. Dahilan para matumba ng patihiya ito sa baldosa. Yun ang tagpong nadatnan ni Dave. Judy! Masakit siyang tilingnan ni Dave. Agad dinilohan si Rain, tinulungan itong makatayo. Darling, sinabihan ko lang si Ate Judy na lumayan ka niya dahil sa malapit na tayo magpakasal, pero nagalit siya sa akin na tinulak ako. Ani Rain, naghihikbi at may ilang butil na mga luha sa pisgin ito. Hindi lang dramatista, napakasinungaling pa, ani niya sa sarili. Hinarap ni Dave si Judy. You don't have the right para saktan si Rain. Isang malakas sa sampal ang kumawala mula sa kamay ni Judy patungo sa mukha ni Dave. Nag-igting ang mga bangang na dinaman ng binata ang pisgin nito. Si Judy bahagyang umatras. Hindi niya kalahing magagawa niya yon. Do it again, Judy, at hindi ako mangingiming ibalik sa iyo ang mahina, ngunit nagbabantang sabi nito. Mabilis na umalis doon si Judy patungo sa loob ng bahay at tuloy-tuloy siya patungo sa kwarto niya. Buo na ang pasya niya, nababalik na lamang siya na Maynila. Kinuha niyang maleta at tilapag niyon sa ibabaw ng kama, saka nilagay roon ang mga gamit niya.
Nang matapos sa siya sa pagliligpit ng mga gamit niya at nasigurado niyang wala siyang maiiwan, lumabas siya ng kwarto pang pormal na magpaalam sa mag-asawang Zara at David. Napadaan siya sa sitting room na nakabukas sa sliding door patungo sa veranda. Lumapit siya roon na may narinig siyang nag-uusap. Nakikita niyang nakatalikod sina Dave at Mark ang mga ito ang nag-uusap. Akmang tatalikod na sana siya nang banggitin naman ni Dave ang pangalan niya. Sabi ko sa sarili ko noon, paghihigantihan ko ang babaeng pinagkakasundo sa akin ang dahilan kung bakit ako tinanggalan ng karapatan at pinapahirapan. Nakaayon ang panahon sa mga plano ko. Diba nakaganti na ako sa iyo, Judy? Natatawang wika ni Dave. Hindi niya na nagawang makinig pa sa ibang sasabihin ni Dave. Impit siyang napahikbi at pigil ang kanyang mga luha, ngunit ayaw magpaawat ng mga yon. Humarap na siya mula sa kanyang likuran at tumambad sa kanya si Rin na abot hanggang tenga ang ngisi nito. Masayang-masaya ito habang nakatingin sa kanya. I believe. Narinig mo ng loud and clear ang sinabi ni Dave. Gumanti lang siya sa'yo. Ang tanga-tanga mo, Judy. Agad kang naniniwalang gusto ka niya. Oops! Magkaiba pala ang gusto kaysa mahal. Gusto ka niya. Gusto kanyang paghigantihan. Nangiinsultong sambit itong tumatawa rin ng mahina. Hindi pinansin ni Judy ang pang-insultong niya ni Rain. Baka makapatay pa siya ng sariling kapatid kapag pinatulan niya pa ito. Niligpasan niya na lamang ito at bumalik sa kanyang kwarto. Hilam ng mga luha ang kanyang mga mata. Halos hindi niya na makikita ang dinaraanan. Nadatna ni Mark sa Dave nakatayo sa veranda na may hawak itong bote ng brandy. Hey! Tila namamanghang sambit ni Mark. Nakatingin kay Dave na tinutungga ang laman ng bote ng brandy. Hindi na pala nauuso ang kopita o baso man lang. Komento nito. Ngumiti ng mapakla si Dave. Sagabal lang ang baso. Parang pag-ibig. Hindi ka pwede magmahal ng walang sagabal. Ani ang nakatingin doon sa malayo. Marunong ka na rin palang humugot ngayon, bro. Nakangising tura ni Mark. Pwede mo naman silang pagsabayin. Alam mo yung feelings ng iba, ang binubulong ng puso mo, pero iba naman ang sinasabi ng isip. Kinakailangan to pa rin ang pangako minsan ng nabitawan. Natagpuan ko na si Nene, pero bakit hindi ko maramdaman na masaya ako tuwing kasama ko si Rain? Naiiling na sabi ni Dave, medyo may tama na ng alak. Nakaganti na rin ako kay Judy. Natatawang sabi ni Dave. Pero sa tuwing nakikita ko nasasaktan siya ng dahil sa akin, gusto ko siyang lapitan at ikulong sa mga bisig ko na iparamdam sa kanya na ligtas siya. Pero paano ko yung magagawa kung ako mismo may kagagawan na nasasaktan siya? Nagtatagi sa wika ni Dave. Napasabulo sa sariling buhok. Tinapik ni Mark ang balikat ni Dave. I can't believe this. In love ka na nga, bro. Nakangising tura nito. Wala ako sa posisyon para magkomento. Ito lang masasabi ko. Sundin mo ang binubulong ng puso mo dahil yan ang nagsasabi ng katotohanan. Kadalasan ang mata bulag sa katotohanan. Seryosong sabi ni Mark. Tumunog ang cellphone ni Dave. Kuya, sagutin ko muna to. Paalam niya kay Mark. Tumangol lang si Mark. Bro, kilala ko na kung sino si Nene. Sa katunayan, palagi mo siyang kasama at nasasalamuha. Bungad ng agent na nasa kabilang linya ng tawagan. Nandito ngayon si Nene, bro. Kasama ko nagbabakasyon, sagot ni Dave. Huli na pala ako, bro. You mean, alam mo nang si Judy si Nene? Good, both of you, and good luck. Natatawang sabi ng agent sa kabilang linya. Come again, bro? Tila bigla siyang nabingi. Dave, si Nene ay si Judy, ang matagal mo nang pinapahanap. Si Nene, si Judy? Ulit ni Dave sa sinabi nito. Biglang nawala ang kalasingan niya ng mga sandaling iyon. Napabuntong hininga siya ng malalim. Akala ko ba alam mo nang si Judy si Nene? Ibibigay ko sa'yo o ipapatala ko dyan sa iyo mga katibayan na si Judy ang matagal mo nang pinapahanap? No, akala ko nabingi lang ako. So ipapadala ko na lang sa bank account mong full payment, bro? Ani niya, tinapos ng pakikipag-usap dito. Nantumingin sa Dave sa gawin ni Mark, nakangisi to sa kanya. I guess, alam mo nang impostor si Rain at si Judy si Nene. Lumapit si Dave sa kapatid, kinuwelyohan ito. Alam mo rin si Judy si Nene? Kailan pa, kuya? Pagalit na wika niya. Diretsong tinignan ni Mark sa mga mata si Dave. Kuya mo pa rin ako. Dave, mataas na boses na sambit nito. Binitawan ni Dave ang kwelo ng damit ni Mark. Sorry, nadala lang ako. Sabi ko naman sa'yo, wala ako sa posisyon para sabihin sa'yo ang alam ko at ang totoo. Ilang beses kitang binigyan ng warning tungkol kay Rain pero hindi ka nakinig. Ani Mark,
Sobrang galit na iba to ni Dave ang hawak niyang bote roon sa pader. Nailamas ang sariling mukha. Ang tanga-tanga ko. Bigla siyang tumayo. Si Judy. Mabilis pa sa 4:00 umalis doon. Dave, tawag ni Mark. Saglit siyang huminto. Pupuntahan ko si Judy. Huwag kang padalos-dalos sa mga desisyon na takbang mo, paalala ni Mark. Nag-thumbs up dito sa Dave. Ilang beses siyang kumatok sa dahon ng pinto, sabalit wala yatang balak na pagbuksan siya ng pinto ni Judy. Naglakas loob na si Dave. Piniit niya ang saradura at binuksan ang kwarto. Ngunit nagimbal siya sa natuklasan. Wala na roon si Judy. Sir Dave, nalinis ko na po yung visitor's room. Anang kasambahay nila. Nasaan si Judy? Agad niyang tanong. Umalis na si Ma'am Judy, sir. Sagot nito. Jeez! Mura niya sa sarili. Malaking hakbang ang mga paa niya patungo sa opisina ng kanyang ama. Sigurado siyang may alam ito kung nasaan si Judy. Darling, ani Rain na may malapad na kapaskil sa mga namin nito. Nasalubong niya si Rain sa pasilo dito sa ikatlong palapag ng mansyon. Biglang kumulo ang dugo ni Dave nang makitang babae. Lumapit siya rito. Mahigpit niyang hinawakan sa kanang braso ito. Dave, ano ba? Nasasaktan ako. Ani ang pilit pinapawi mo na rito ang braso. Tell me, Rain, saan mo nakuha ang diary book na pinakita mo sa akin? Nagtitimping tanong ni Dave. What kind of question, ha? Hindi dito nagwapang magsalita. Mula nang magsalita, minata. Cut off the drama, Rain, and call off the wedding. Nakataas habang turan ni Dave. No, magpapakasal tayo, Dave. Halos nagwawalang sa amin ni Rain. Gumisi si Dave. Tapos na ang palabas mo, Rain. Tell me, saan mo nakuha ang diary notes? Kinaladkad niya ang babae malapit sa girls ng hagdan. You know what, Rain? Pwede kitang ihulog mula rito. Nakatiimbag ang nawika ni Dave. Namumula ang mga mata dala na matinding galit. Dave, can we talk some other time? Lasing ka eh. Nahihintakutang wika ni Rain. No, mag-uusap tayo ngayon at hindi ako lasing, Rain. You tell me or not. Saan mo kinuha ang diary book ni Judy? Biglang umiba ang hilat siya nang itsuna ni Rain nang marinig ang pangalan ni Judy. So, this is all about Judy, ha? Huh? Again and again? Ano bang pinakain at ginawa ng Judy na yun sa'yo at nagawa ka niyang paikutin, ha? Huh? Dave? Inawakan ni Dave si Rain sa likod at akmang itutulak to. Alam mo bang malalasog ang katawan mo kapag nahulog ka mula rito? Pananakot ni Dave. Walang kinalaman dito sa Judy. Dave, please, bitawan mo ko. Ayoko pang mamatay. Ano ito sa mababang tono ng boses? Sasabihin ko na basta't bitahon mo lang ako. Binitiwan ni Dave ang braso ni Rain. Now, tell me, Rain, habang matinupang pag-iisip ko. Dahil sa'yo'y tuloy ang nasirang buhay ko. Huminga ng malalim si Rain. Saka pinahiran ang malambot niyang pawis sa noo gamit ang likod ng palad. Nakuha ko ang diary na yun sa drawer mismo ni Judy. Nung hinahanap ko ang last will ng ama ko. Alam ko na sa kanya mga dokumento hinahanap ko. Pero yun ang nakita ko. At alam ko rin pinapahanap mo siya. Kaya naisipan ko na ako ay nashy ako. Believe me, Dave. Nagawa ko lang yun dahil sa mahal kita. Matagal na kitang mahal pero palagi mo akong binabaliwala. Ano bang meron sa Judy na yun at wala sa akin, ha? Tell me. Nag-hysterical na sambitla nito. Besides, pares lang naman tayo, right? Gusto mo lang gumanti kay Judy kaya ka nakikipag-close sa kanya? Mahabang sambitla ni Rain. Bakit hindi mo nitanong sa sarili mo, Rain? Nang iinsulto ang sabi ni Dave. Hindi tayo magkaparehas, Rain. Mahal ko si Judy. Aniya, nakangiti. No, you don't love her. Nasabi mo ng lahat dahil siya si Nene. You're frustrated about your promise to her. Nakangising tura ni Rain. Di ba kaya ka magpapakasal sa akin to think ako si Nene? Humalakhak na wika ni Rain. Mahigpit na hinawakan ulit ni Dave si Rain sa braso nito. Minahal ko si Judy na siya. Hindi pa rin magiging kayo, Dave. Tayo pa rin ang magpapakasal. Anyway, narinig ni Judy ang usapan yun ni Mark na paghihiganti lang ang pakay mo sa kanya. Palabang wika ni Rain. Gosh! Mura ni Dave. Call off the wedding, Rain. Gusto mo bang mailagay sa kahiyan ng pamilya mo? Ang herera na hinahanganan nakakarami at sasabihin ko sa kanilang buntis ako at ikaw ang ama, Dave. Malakas na tumatawa si Rain. Ngumisi si Dave. Is that what you think, Rain? You think paniniwalaan ka nila? Ano niya sabay taas ang cellphone niya? I have a proof. Nakarecord ng lahat ng pinag-uusapan natin. How dare you, Dave? Kibit balikat na lamang si Dave. Pack your things and get lost here. Ano niya sabay talikod. Hindi niya napinansin ang babaeng nagwawala.
Dumiretso si Dave sa library ng kanyang ama na nagsisilbing opisina nito. Sigurado siyang may alam ito tungkol kay Judy kung nasaan ang dalaga. Malaki ang pagsisisi niya. Bakit kagad siyang naniwala kay Rain? Bakit nagawa niyang saktan si Judy? Ilang beses siyang kumatok sa dahon ng pinto ngunit walang sumasagot mula sa loob. Kaya naman kusa niyang binuksan ang pinto. Wala roon si John David. Gayunpaman pumasok pa rin siya sa loob. Kailan ba siya huling pumasok dito? Noong time na kinausap siya ng kanyang ama tungkol sa kasunduan nito sa ama ni Judy. Nahagip ng tingin ni Dave ang manila envelope na nakalagay sa bookshelf. Lumapit siya roon, saka kinong envelope. Hindi siya maaaring magkamali. Ito yung binigay ng dali niya. Ayon dito, nasa labong profiles na mapapangasawa niya. Minuksan ni Dave ang envelope. Isa-isa niyang tinignan ang laman niyon. Karamihan mga pictures ni Judy. Now he is sure, si Nene ay si Judy. Malalapad ang ating nakapaskil sa mga labi niya habang tinitingnan ang dalagita ng kasuotang school uniform at akatalin ng ponytail ang buhok nito. Todong ngiti si Judy kahit na nakikita ang ngipin nito. Naka-braces, pero cute pa rin ang dalaga sa picture na yun. Natigil lamang si Dave sa ginagawa nang marinig niya ang kanyang ama na nagsasalita mula sa kanyang likuran. "You have finally discovered it, huh?" Anang boses si Don David. Lumapit ito sa ramesa nito, saka naupo sa swivel chair nito. "Bakit di mo agad sinabi na si Judy ang batang matagal ko nang pinapahanap?" Nangakos ang talong ni Dave. Gumisi si Don David. "I told you already. Nasa envelope ang profile si Judy. Pero anong ginawa mo? You ignored. Naging matigas ka pa rin. Ngayon ako ang sisisihin mo?" Alitong nakaupo ng tuwid ang likod ng matandang Don. "Back then, narinig namin ni Barney na taging saksi kami sa pinangako mo kay Judy, son. Kaya napagkasundoan namin ni Barney na dapat isa sa mga anak namin ang magkatuluyan. Si Judy at ikaw ang naisipan namin dahil sa nangako ka naman sa kanya na balang araw papakasalan siya." Nakangiting pagkukwento nito. "But then it turned upside down. Nagkamali yata kami ni Barney sa desisyon yun. Nasaktan si Judy tigit sa lahat. Muntik nang masira ang buhay mo dahil sa akin." Anito sa malungkot na boses. Umiti si Dave. "Wala kayong kasalanan dito. Naging bulag lang ako sa katotohanan. Dad, tell me where's Judy? Bakit saan akin mo hahanapin si Judy? Nasa akin ba mga paa niya?" Piloso pang wika ni Don David. "Dad, please. Kailangan ko makausap siya. I need to tell her everything." Bumuntong hininga siya. "I love her, Dad. Please. After all, you are my son, Dave. Well, after all, you are my father. And I cannot deny that." Ganti naman ni Dave. Samantala, nagkakagulo sa loob ng barkong sasakyan ni Dave pabalik sa Batangas. Kasalukuyang nasa pantalan siya ng Koron, Palawan na mga sandaling iyon. May mga armadong kalalakihan ang pumasok sa loob ng barko. Nakasuot ng bonnet ang mga to. "Manahimik kayo. Makiayon lang nang sa ganoon, walang may masasaktan sa inyo. May hinahanap lang kaming tao." Saad ng isa sa lalaking matangkad at malaki ang pangatawan. Kinakabahan naman sa Judy, isiniksik ang katawan niya sa gilid kung saan siya nakaupo. Nakita niyang tumingin sa pwesto niya ang isa sa mga lalaking armado. Pagkatapos yan, bumulong ito sa kasama. "Ikaw, halika dito." Anitong nakapikit sa kinaroroonan niya. "Anong kailangan niyo sa akin?" Kinakabahan ang tanong ni Judy. "Sumunod ka lang sa sasabihin ko para hindi ka masaktan. Hala, kunin mong maleta mo." Anito sa malaking boses. "Berto, kunin mong maleta niya. Ikaw nang magdala." Baling nito sa kasama. Sumunod naman to sa sinabi ng lalaking matangkad at malaki ang katawan. Dinala si Judy sa kulay pula na van na nakapark sa gilid ng kalsada, hindi kalayuan ng paaralan. "Kung perang kailangan nyo, wala akong pera at hindi ako mayaman." Aniya, "Pwede pa kawalan nyo na lang ako? Makakaasa kayo hindi ako magsusumbong sa mga polis." Kinakabahang sabi niya. Pakiramdam niya tinatambol ang dibdib niya sa lakas niyon at takot niya. Hindi dito pinansin ang sinabi niya, bagkos pinasakay siya sa van. Nasa loob na siya at takaupo ay may panyo na kulay itim ang tinakip sa ilong ni Judy. Maya-maya nakaramdam siya na tila ay dinuduyan siya at gusto niyang ipikit ang kanyang mga mata. And everything went black. Hindi niya na alam ang mga sumunod na pangyayari. Judy woke up in an unfamiliar room. Pilit niyang minumulat ang kanyang mga mata upang alalahanin ang mga nangyari sa kanya at kung saan siya naroon. Papaano siya nakapunta sa magandang kwarto at malambot na higaan. Pinakiramdaman niya ang sarili. Hindi nakatali ang kanyang mga kamay, ganon din ang kanyang mga paa. Malaya niyang nagagalaw ang mga ito.
Higit sa lahat, wala ding basal ang kanyang baba. Nakakahinga siya ng maluwag. Ngunit nagimbal siya sa natuklasan. Hindi siya nag-iisang nakahiga sa kama. Meron pang ibang tao. May kasama siya. She opened her eyes wide. Tumambad sa mga mata niya ang mukha ni Dave. Nakatunghay ito sa kanya. Katulad niya nakahiga rin ito ngunit patagalid at paharap sa kanya. Medyo nakangatang ulo dahil nakatuod ang kanang kamay nito sa ulo. Good morning, sweetheart. Maluwag ang pagkakangiti ni Dave. Napabalikwas ng baon si Judy. Siniksik ang katawan sa gilid ng kama malapit sa wall. Marahas siyang huminga. Ikaw ang nagpadukot sa akin, Davidson? Katabi rin kitang natulog. Sunod-sunod na tanong na Judy. Humiga ng patihaya si Dave at ginawang una ng dalawang mga kamay niya. Ako nga. Bali walang sagot nito. At magkatabi nga tayong natutulog. Mahigpit ka pa nga nakayakap sa akin eh. Halos hindi na ako makahinga dahil sa higpit. May mapaglarong iting na mutawi sa labi ng lalaki. Sa sobrang ines at galit ni Judy. Para kay Dave ay ubod lakas niyang sinipa ang binata. At hindi nito napaghanda ng ginawa niyang yun. Nahulog si Dave sa sahig mula sa ibabaw ng kama. Ouch! Namimilipit na sambitla ni Dave. Nakatihaya ito sa sahig at pilit bumubangon. Hindi pa nga tayo mag-asawa, naging violente ka na. Umismed si Dave. You deserve it. Kulang pa nga yan kung tutuusin. Natakot ako na sobra dahil sa ginawa mo, Davidson. Akala ko katapusan ko na. Nanggagalaiting wika ni Judy. I'm sorry, sweetheart, kung natakot kita. Yun lang parang naisip ko para makabalik ka agad sa akin. Seryosong saan ni Dave. Nakatayo na ito malapit sa gilid ng kama. Kilala kita. Masyado kang reklamador. Hindi makatingin ng diretso sa Judy sa nakatayong si Dave. Biglang nilihis niya ang tingin sa ibang direksyon. Paano siya makakatingin sa lalaki na ibinabalandra nito sa harapan niya ang kagandahang lalaki nito? Tanging malit lang na saplot ang naging sagabal sa alagang anakonda nito na malaki ang pagkakabukol. Umaga kaya ibig sabihin buhay na buhay ang alagang anakonda ni Dave. Kahit anong pilit niya ang traidor niyang mga mata, gustong makita ang magandang tanawin. Bigla, bumaba ang tingin ni Judy sa pagkalalaki ni Dave na buhay nga. Totoo pala ang morning arousal ng mga lalaki. Hey, that is sexual harassment. Reklamo ng binata nang mapansin na nakatingin siya sa pagkalalaki nito. Tila bali wala lang dito ang kahobda nito. Tumaas ang isang kilay niya upang pagtakpan na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Pinakiramdaman niya rin ang sarili. Wala namang kakaiba sa katawan niya, maliban lang sa pajamang suot niya. Anong ginawa mo sa akin? Tanong ni Judy. May pilong iting naglalaro sa mga labi ni Dave. Kung iniisip mong na-rape kita, sweetheart, hindi ko ginawa yon. Ayoko naman magromansa sa buhay na parang patay. Mas masarap pa yung lumalaban ka. At saka, hindi na ituloy ni Dave ang ibang sasabihin nang lumipad ang unan patungo sa kanya. Bastos! Inagip ni Judy ang pinakamalapit na unan. Nang gigil na binato iyon kay Dave, tila tuwang-tuwa pa ito sa nakikita nitong itsura niya. Sweetheart naman, kung gusto mong raping kita ora mismo, sasabihin mo lang at dadaling kita to the highest level, up to the orgasm heaven. Get out! At baka mapatay kita ngayon mismo. Kung sa sarap lang naman, willing akong mamatay, sweetheart. Ayaw paawat na wika ni Dave. Isang unan naman ang lumipad patungo sa lalaki na naagapan itong saluhin. Sa halip, napansinin ay tumahimik na lamang si Judy. Sorry, sweetheart. Maya-maya, basag ni Dave sa katahimikan ng nasa gitna nila. Nagbibihis ito ng kulay puti na sando at kulay itim na shorts. Saka malungkot tong tumingin sa dalaga. Dahil nasaktan kita, di ba yun naman ang gusto mo? Ang makikitang nasasaktan ako. Ani ang may bahid ng pait sa boses. Narinig kita, nag-uusap kayo ni Mark loud and clear. Pinakinggan mo bang lahat ng pinag-usapan namin, Judy? Umining ang dalaga. Sana tinapos mong pakinggan lahat ng mga pinag-uusapan namin ni Kuya Mark. Malungkot ding sabi nito. Para ano pa? Nasaktan kita. Anito? Para mas lalong torture ang sarili ko? Naihilamos ng binata ang sariling palad sa mukha nito. I'm sorry. Anito? Dumukwang si Dave sa dalaga at mabilis ginawaran ng halik sa labi si Judy. Maghahanda lang ako na almusal natin. Sumunod ka na lang. Hinakbang ng binata ang mga paa nito palabas ng silid. Natigagal si Judy sa mabilis na halik ni Dave sa kanyang mga labi. Wala sa sariling hinawakan niya ang kanyang labi. Nakasunod ang mga mata niyang nakatingin sa likod ng binata na papalabas sa may pagdududa. Biglang bumalik ang dating Dave na pang-asar at ang
Nabigto nito ay nakakapanibago. Higit sa lahat ng pagiging sorry nito, tila malaki ang pagkisisi nito sa mga ginawa nito sa kanya. Ano ba talaga ang plano mo sa akin, Davidson Lucio Herrera? Tanong niya sa sarili.